Hi mga ka-garden, mabuhay! My name is Lizelle and welcome po sa aking channel. For today's episode ay gusto ko pong ipapakilala sa inyo ang aking alaga na si Chesmatoglottes waleseyi or waleseyi. I'm not so sure sa pronunciation ng name niya. Ay, naupuan ko pala yung dahon niya. Ayun. So ito po siya. And medyo mahirap po talaga i-pronounce yung name niya dahil hindi po talaga siya ganun ka-common and hindi ko pa rin po alam po ano yung local name niya kasi di po ba pag local name is medyo madaling tandaan and also madali din pong i-pronounce. And kung makikita ninyo po ay super lush po siya, super lucky, ayan, kasi po nasa fall shade po siya. Yung iba pong garden na may ganito, yung nakikita ko po sa ibang mga bahay, sa mga kapitbahay is hindi po ganito kalaki yung dahon ng kanilang plant na ganito kasi po naka-full sun sila or meron talagang part of the day na naaarawan siya. Pero dito po sa garden ko is full shade lang po talaga siya kaya ayan, super lush po siya and ang ganda po niya. Kaya isa din po to sa aking favorite. Ito pong plant na to ay bigay lang po to sa akin ng aking aunt. Mga 5 months pa po to sa akin. And nung binigay po niya is kasama po to ni... Ayan. Ang ano pala ng buhok ko. Okay. Kasama po to siya nung foreverage na naikwento ko po sa inyo na binigay sa akin ng aking aunt. And yung si foreverage ay naipakita ko na po sa inyo. Nagpropagate po tayo. And also, pinalitan po natin siya ng soil. And ito po si Chesmatoglottes ay after siguro about 2 months. Kasi medyo kumapal na po siya. Nerepot ko po siya. Kaya ito, napakaganda and napaka super lush na po niya. And then also, naglagay na rin po ako ng fertilizer dito for ano about 2 beses na po. And gusto ko na po siyang ipropagate. And gusto ko rin pong ipapakita sa inyo. Sa totoo lang po is because first time ko pong mag-alaga dito kay Chesmatoglottes kaya hindi ko po alam kung ano pong orientation ng roots niya, whether tuber po ba siya or bulb or simpleng mga roots lang. So, hindi ko po talaga alam kaya medyo excited po akong tingnan kung ano pong nasa ilalim ng mga soil na to dahil nung nerepot ko po siya, hindi ko po talaga tinanggal yung mga soil para po hindi po siya ma-stress. Dinagdagan ko lang po yung mga soil niya. Also, medyo naiintriga din po ako sa kanya because iba po siya eh. Kung makikita po natin ay dito siksikan po sila dyan sa gitna. Nagka-clump po sila dyan. Kasi nung binigay po ng auntie ko is isang plant lang po talaga siya. And then yun na, nanganak na siya. Unang nangyari is ano... namulaklak siya and then wala na po siyang tigil sa pamumulaklak, lagi na po siyang may ganito and dumadami na po sila dito and then nang naglagay ako sa kanya ng fertilizer siguro about a month ago ay ito nanganak na po siya dito and then after 2 weeks naglagay uli ako ng fertilizer, organic fertilizer lamang po yung nilagay ko, so ayan may bago na namang tubo, ito pong isang to, ayan siya. And then, meron din pong isa dito. Ayan po. Yan, sa gilid din po siya tumubo. So, nagtataka po talaga ako ba't siya ganyan. Eh, pwede namang dito siya tumubo kasi may bakante dito. Pero bakit dito pa sa gilid? Ayan o. Kaya gusto ko po talaga makita kung ano po talaga yung soil niya. I mean, yung roots niya. And bakit sila ganyan. Kasi nga, di ba, meron din po siyang mga ganitong bulaklak. So, naiintriga din po ako kasi baka ito is galing sa bulaklak or sa buto and then tumubo dyan kasi bakit andyan siya sa malayo. So, gusto ko pong titingnan kasi kung separate po to siya ay ibig sabihin po nun ay ito po yung nagbibigay ng bagong halaman. Itong mga bulaklak niya. Baka may seed sila dyan. So, nagpropagate sila. So, siguro ganun. So, itignan lang po natin. And then also, another reason kung bakit gusto ko po siyang tatanggalin from the pot is because medyo madali na pong matuyo yung kanyang soil kasi hindi na po siya ganun ka-moist. Nasobrahan ko po siguro siya ng lagay ng ano, fine sand. Kaya mabilis po siya matuyo and hindi po siya ganun ka-moist. So,
Let's start na po. Ito pong pusa ko, ayaw na po. Ay, very good. Umalis siya. Akala ko ayaw nang umalis. Anyway, let's start. So there we have it. So again, tapik-tapikin po natin para matanggal or humiwalay ang soy from the pot. So parang okay na siya. So, ayan, good. Bilis na tanggal. So ito po yung kanyang so I'm excited na makita anong nandito. So una natin tatanggalin itong maliit. Haba na po ng mga roots, niliit. So, let's tingnan po natin kung connected ba to siya sa mother plant. I see. So, connected po siya. Doon. Parang connected po siya kay mother plant. So sa pag-aalaga po ng plant na ito ay full shade and then well-drained soil tapos fertilizer. I see. So connected po siya sa mother plant. Kaya pala napakadaling mag-dry ng kanyang soil eh. Halos mga ugat na putong nandito. Ang dami pong ugat. Kaya hindi ko po alam kung saan puto nakakonect. Ayan po oh. Nakakonect po siya dito sa ilalim. Hindi ko alam kung saan siya nakakonect, sa mother plant ba or dito sa mas malaki na baby. Hindi po siya tuber, hindi po siya bulb, talaga lang pong nanganganak lang po siya from the roots yata. Dami po talaga niyang roots. Tingnan niyo po yung kanyang mga roots. Ayan, ang dami po. Ayan. Di bali nang maputol itong iba. So, connected po pala siya sa mother plant. Yung yan, dito po sa ilalim. So, ito po siya. Tingnan nyo po, napakadami po talagang ugat niya. Connected pala siya dito po sa mother plant. Ito po yung sana ba yun? Ito po yung sa mother plant. Ayan. Yung parang puno po ni mother plant. Ayan. Tapos dito, ito siya nag-connect. Tapos sumiwalay lang siya. Hindi lang siya nagka-clamp dito tulad ng iba. Sumiwalay lang po siya. Nagpakalayo-layo siya. Kaya dito siya. And lumaki siya kasi nagpakalayo-layo siya. So ito ding isa.
Ayan, connected din po siya dito. Dito din po. Siguro dito na sa ilalim. So, ganun po siya. And then, pwede naman natin i-cut na siya dahil yun nga, ang dami niyang ugat eh. So, parang mas maganda tong angle na to. Okay. So, ito atin pong tatanggalin. Ayan. So, hindi siya galing sa seeds. Galing po siya kay mother plant. Ayan. Putulin na lang natin itong ibang roots kasi ang kapal ng roots niya. Ang dami. Ayan. Walay na po natin. And then also this maliit. Ito po si maliit. Galing din po siya dito. So, atin pong ihiwalay. So, tanggalin po natin itong ibang roots. So, ayan. Ang layo din po ng nilakbay niya. So, ayan. O, ang haba. At saka yung isa dito. Isang maliit dito. Kapal ng kanyang roots. Baka talagang gustong-gusto niya na magiging ganyan yung roots niya. Nasiksikan sila. So, ito na po. Ito na po yung pinaka-source. Ayan. Ayan. So, dito po. Dito po siya galing. Umabot siya dito. So, tatanggalin din po natin. Ika-cut. And then, let's try to hila. Hila. Ayan. Ayan din po siya. So, super haba din po na kanyang nilakbay. Ayan. So, meron tayong tatlong babies. And tsaka this one, hindi ko na lang po siguro sila paghihiwa-hiwalayin. Tingnan natin kung pwede ba silang paghiwalayin. Pwede rin naman kasi marami din naman silang ugat. Ayan. Pero ayaw ko lang po silang paghiwalayin kasi ang ganda po niya pag lush. Ganyan. So, para lush pa rin siya. Hindi ko na lang po siya tatanggal. Hindi ko lang po sa hihiwalayin. So, itatanim na po natin. Hindi ko na lang putulan yung super haba niyang ugat. Kasi baka po doon siya kumuha ng power sa kanyang super mahaba na ugat. And ito din po, super haba din po ng kanyang ugat. Hindi ko lang po siya muna puputulin kasi hindi ko po alam eh kung anong klaseng plant siya. Kung okay ba sa kanya ang pwede rin naman po ito ang ating i-experiment. Ito siya, puputulan siya natin ng mga ugat and then tingnan natin kung magtatampo ba siya. Tapos yung ayan, pinutol ko na po.
Tapos yung mother plant ay hindi po natin puputulan ng ugat. So let's see kung saan siya magre-respond well. Doon ba sa ugat na pinutol or doon sa hindi pinutol yung ugat. Kasi meron po mga plant na ganun eh. Yung iba gustong putulin yung ugat, okay lang sa kanila. And then meron ding iba na ayaw, nagtatampo po sila pag pinutulan sila ng ugat. So for this one, ay experiment na lang po muna kasi nga hindi pa natin masyadong kabisado siya eh. Kung ano talaga yung kanyang personality. At saka wala pa po ako masyadong napanood or nabasa tungkol sa halaman na to kasi nga medyo bago pa lang yata to sa market. Medyo rare pa po siya. Kaya ayun. Yung plant na to pala is pinsan daw to ni Humalomena pero hindi sila ganun ka-close kasi medyo malayo daw yung kanilang pagkakatulad. Akala ko nga nung una is Humalomena po to siya pero hindi po pala. Ibang klase din to siya. Ibang genus. So, ito papalitan natin ng pating soil si mother plant. Lalagyan natin ng bago. So, ito si mother plant ay hindi na lang po muna natin pakikialaman yung kanyang napakahabang ugat. See? Super haba po talaga ng kanyang ugat. Hindi ko lang po sila pakikialaman. Baka po kasi magtampo. Pagkatapos ay ating didiligan. And rainwater po itong pinandidilig ko sa kanila. Para mas safe po. Ito ay naging droopy, baka nagtampo or na-stress dahil nga tinanggal sila from the mother plant. Pero si mother plant ay looking good. Parang okay-okay lang siya. Parang hindi siya na-stress. Dito rin po yung kanyang place sa garden. Kaya sana ay hindi siya masyadong na-stress sa propagation natin. There they are. So sana po ay may natutunan na naman po kayo from this episode. And kung bago pa lang po kayo sa channel na to, ay mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga gardening tips and hacks. And also, pindutin nyo na rin po yung notification bell para wala po kayong video na mamimiss. Until next video po, thanks for watching and always remember, gardening nourishes the soul. Bye!